May natutunan naman. Actually, yung mga natutunan ko noon, hindi ko naman na-apply ngayon. Kasi, syempre, ano ba yung... Ayaw ko naman pala. So, hindi ko nga lang alam kung bakit yun yung kinuha akong course. Sa akin kasi dati, nung nag-aaral ako, ang gusto ko lang din naman ay kahit ano yan, na basta pagkakakitaan, di ba, naisip ko. Alam ko naman na ang mekanik ko talaga ay magiging madumi ka, magiging... Yung alam mo yung mga grasa, syempre, kasi ilalim kasi ng sasakyan eh. Sa akin, hindi ko nainisip yun kasi ang gusto ko lang naman talaga ay gusto ko sana yung may kita kasi dati yung mga mekaniko doon sa amin talagang pag nababalita na pag nakabroad yung isang mekaniko, talagang magiging maayos yung buhay. So, yun din naman yung kinuha ko. And then, nag-aaral na ako, doon ko na-find out na hindi pala, no? Kahit, alam mo kaya, kahit kumisan magsabon ka na amoy ka pa rin sa jeep, di ba? Nasabi ko hindi pala okay yung nakinuha kong course, pero wala din naman ang pang-paaral sa 4 years na kahit gustuin ko ng 4 years, hindi naman talaga kaya. Kasi sa totoo lang, walo kami magkakabatid. Ako lang naman yung unang at least nakatungtong ng vocational. Lahat ng mga kapatid ko, makatapos ng high school, yung mga babae, punta na sa Maynila, magkakatulong na. Yan, pagkatapos ng high school, yung mga kapatid ko naman ng mga lalaki, pupunta sa Maynila, magko-construction. So, ako talaga, naisip ko na kahit pa paano, mag-aral ako. So, ginawa ko para at least makapag-aral ako ng 2 years. Di ko alam kung meron nito sa Maynila o sa mga probinsya, yung magtatrabaho ka sa munisipyo, di ba? Para sponsoran ka. Oo, yung nagtatrabaho ka sa munisipyo para bigyan ka ng tinatawag na, di ko na maalala. Basta, summer job, yun, nag-summer job ako, tapos para at least kumita ako ng 3,000, di ba, pwede na yung pang-enroll, tapos nagtrabaho rin ako sa palengke, at least meron akong pang-enroll. So yun, napunta ako sa Laguna, mahihayin ako, doon ko nakilala to, yung opportunity. So siguro, yun, kung shortcutin natin, ginagawa ko siya ng part-time. Hanggang sa part-time ako sa factory, sabi ko walang mangyari, napunta rin ako sa call center, naging call center agent ako. And then, ginagawa ko siya ng part-time. So, ngayon, full-time ko na siyempre yung ginagawa to. So, kung ipapass forward natin, ano ba yung mga na-achieve ko dito na sa tingin ko, hindi ko talaga ma-achieve as factory worker? Or kahit doon sa call center, siyempre yung unang-una, yung Maldives, di ba? Napunta tayo sa Maldives. Yes. Dati hindi naman natin alam yung Maldives na yan, kung ano yan. Pero dahil nga sa opportunity na to, nakapunta tayo doon ng ilang araw ba yon? Apat halos na araw na Maldives, hindi ko malilimutan yung pagkain talaga, no? Na mas marami yung pagkain. Yes, sa tao. Sa tao. So, sa tingin ko, bakit hindi ko ma-achieve yon until now? Siguro kung trabaho lang talaga yung inasahan ko. Alam mo yung, siguro marami dito sa nanonood, yung bago ka pa nga sumahod, ubos na. Yung pag, alam mo yung, sasahod ka ng Sabado, Friday pa lang, talagang tinitipid mo na. Nakabang na rin yung mga maniningil. Di ba? Yung mabayarin. Oh, ako dati, wala naman ako masyadong utang kasi takot din talaga ako mangutang. At saka, single ka pa nun eh. Yes, single pa ako nung Pero syempre, ang na-experience ko naman is yung bago magsumahod, yung 3 araw na lang, kung minsan, dahil nga hindi naaabutin, yung magpapansit kanton na lang ako. Well, Sabado yung sweldo, mga Miyerkules na yun, nagpapansit kanton na ako. At kung minsan, di ba, ang ulam ko sa umaga o hanggang gabi na. And yun na experience ko. Kaya kailangan pipiliin mo yung yung hindi napapanis. Yes, siyempre. Kung minsan naman, nagluluto naman. Pero mula umaga hanggang gabi na yan. Diba? So marami naka-experience siguro niyan dito, diskarte diba? Naman yan diskarte. Eh. Diskarte. Para umabot ka sa sweldo, di ba? Pag nakapila ka na sa ATM machine, ayun yung napaka-effect, parang napaka-excited ka na ikaw na yung sasalang ng ATM mo. Sa wakas, di ba? Parang sa wakas, masaya ka na naman ulit kasi sahuran naman. At least ikaw may ATM ka. Yes. Ako kasi abdanto, wala akong ATM kasi nasa sanlaan. Yun lang. Yun nga, sa akin, hindi naman nasa sangla, pero yun nga. Talagang hindi rin talaga kumakas o sumasapat. Bakit natin binabanggit yon? Kasi malamang marami ditong mga makaka-relate sa kwento natin, yes. 'Di ba? Nagiging kumbaga ito yung kinukwento talaga namin yung reality ng buhay namin before kasi
baka ang nakikita lang kasi nila, Mentor Robbie, is yung parang buhay natin ngayon na, may kotse, di ba, nakakapunta kung saan-saan, kumikita. So, baka yan lang kasi yung nakikita nila and may mga iba nga na hindi naniniwala, hindi ako high school graduate, ganyan. Pero, hindi na rin naman natin maibabalik na para mapatunayan namin. Pero yun talaga yung ano, yan talaga kami dumaan. Nag-start kami part-time, ginagawa namin ito. So siguro magkakatalo lang. Kung marami mang makaka-relate sa amin dito, ibig lang sabihin nun kung ano pa yung ibang pag-uusapan natin ngayon, pupwede rin ninyong makatulong. Gawin. Oo, dahil nakatulong sa amin. Yes. Pero darating lang ang mga gustong mangarap din na magkaroon ng mga kung ano yung meron kami is kung willing din pagdaanan siguro yung step by step na ituturo sa kanila. Yes, diba? And for sure yan, maraming nakaka-relate yan kasi marami ditong nagtatrabaho, maraming kumbaga kung ano yung pinagdaanan natin. Magkaiba lang tayo siguro ng trabaho pero kung yung sinabi ko sa inyo kanina, marami din dito talagang ganun din yung na-experience. Mm-hmm. So, yeah. Since pinag-uusapan na lang din naman natin, siguro ang nakita ko sa atin in common is hindi tayo nakukontento doon sa meron tayo. Kasi ako may work, ikaw may work ka. Pero parang laging nag-iisip tayo ng hindi po pwede kasing ganito eh. Mm-hmm. Diba? Kasi malamang ikaw nakita mo yung 10 years na sa factory yes. ninyo, ganun ang future mo, di ba? Yes, ako yes. naman, nalaman ko na wala rin namang ibibigay yung company namin kahit na doon ako mag-retire or kaya iniisip ko magre-retire ka, nasa ganito lang naman ang makukuha mo and then after that, what's next, di ba? Parang nakakapagod din kasi yung lagi kang gipit, na lagi kang namumproblema, yes. saan ka kukuha ng pang-araw-araw. So, ang something in common sa amin is nag-iisip kami ng paraan kung paano pa mai-improve yung financial status. Pero matanong kita, Mentor, may mga ibang paraan ba? May paraan ba, 'di ba? Syempre yes. alam naman natin na may ginagawa tayo ngayon, pero hindi lang naman din ito yung paraan. Yes. Okay. And actually, totoo 'yun na marami ng paraan naman talaga para kumita. So siguro pag-usapan natin doon tayo magsimula. Ano yung mga paraan para kumita talaga yung isang tao. Ito kasi natutunan ko to, hindi naman to sa amin original. At actually, marami sa inyo dito yung may alam na rin naman dito. Diba? Ito yung tinatawag kasing quadrant. Yan. Four quadrants. So, titingnan ko lang sa monitor ko kung sakto, kung mababasa nyo to. Baliktad siya kasi siguro. Hindi, ganun talaga. Baliktad talaga kasi sa front camera tayo. Anuhin ko na lang. Ito yung paraan talaga para kumita yung tao, di ba? Kumita ng pera, okay? Ang number one na pwedeng kumita ng tao, okay, baliktad to ha, pero maging baliktarin nyo na lang din yung tingin nyo. letter E ito ha. Ang ibig sabihin nito, ito yung unang paraan para kumita yung tao. Una, employment. Ito yung pangalawa is business. Ito yung pangatlo, self-employed. So, ito yung investment. So, dito sa ina to, ano ba yung, ano dito, Mentor Wilma? Siyempre, yung mga nagtatrabaho. Yes, lahat. Lahat ng klase yes. ng employment. Katulad ng nabanggit namin kanina, meron kang boss, meron kayong kumpanya. Yes. Ito yung no work, no pay. Oo. Diba, nandito. Nandito tayo galing. Pinagpapalit yung oras sa yes. pera. Diba? Tama. So, nandito naman sa part na ito, ito yung business side. So by the way, sa pinapakita ko sa inyo ngayon, di ba? Ito yung halos karamihan ay may tinatawag kasi tayong active tsaka passive income. Dito sa side na to, karamihan talaga dito matatawag nating active income. Okay? So dito yung sinasabi nating passive income na side. So bakit masasabi natin na sa side na to sa employment saka sa self-employed, masasabi nating active income. Kasi ito pagka tumigil ka na magtrabaho, titigil din yung income. Okay? Pagdating naman dito sa business side, ito yung tinatawag nating na-apply dito yung sinasabi nating leverage. So, ang leverage naman, ang ibig sabihin yan, kung i-google nyo yan, multiplying your time and effort through others. So,
Bigyan mo ng mas ano, Mentor Wilma, yung tinatawag or example na, ba na leverage. Yeah. Oo, for example, syempre yung mga kilala natin na mga malalaking business owners katulad ni Lucio Tan na lang. Oo. Si Lucio Tan. So never naman si Lucio Tan talaga na nagbenta ng sigarilyo. Pero kanya kasi yung ano yung hope, tama ba ako? Yung hope, Philip Fortune Tobacco ata. Oo, Fortune Tobacco. So yan, nagma-manufacture ng ano ng mga sigarilyo. Yes. So hindi naman natin nakita si Lucio Tan na nagtinda ng ano ng Yossi, di ba? Yes. At hindi lang siya yung hindi rin siya nagmanufacture noon. Oo. So ang ano noon is bakit siya ang kumikita? Kasi may mga tao siya na namumultiply na yung time niya, yung effort niya, and kadalasan kahit yung expertise, yung talent and skills, namumultiply mo yan through other people. So ibig sabihin, lumalaki yung kumpanya mo ng kahit hindi ikaw yung gumagawa. Yes. Lumalaki ang kita mo ng kahit hindi lang ikaw yung nagtatrabaho. O tama, kasi ang bawat tao, di ba, lahat naman tayo meron tigte 24 hours lang. Yes. Di ba? Pero example nga natin, ginawa natin example si Lucio Tan. So si Lucio Tan, sa bawat company na pagmamayari niya, meron siyang empleyado, di ba? Yes. So ang bawat empleyado na lang, magtrabaho sa kanya ng 8 hours. Eight kasi hours. 8 hours lang naman yung trabaho. Sabihin na lang natin na 100 employees. Yes, 100 employees na lang sa isang company. Mm. So si Lucio Tan, dahil binayaran niya yung mga tao na yon, bininta sa kanya yung 8 hours. Mm-mm. So sa 100 employees na lang, na tigi 8 hours ang ibigay sa kanyang trabaho, mm-mm, si Lucio Tan literally nagkaroon ng 800 hours. Alam ko na ako ang sasagot nun eh. Tama ba? Baka itrasa na. Baka i-bash tayo rito. Baka i-bash tayo dito. Diba? Walang oras. Computin nyo nga, 8,000 ba or 800? 800. 100. 100 times 8. Yes, 100 times 8. Siyempre, 800. Literally, nagkaroon siya ng 800 hours. Oo. So, a day. Sa tingin mo. A day yun. Yes, a day. Sa tingin mo, siya ba ay may oras lang or may 100 lang employees, sa tingin ko more than. Yes, oo, syempre, 1,000 yan. 1,000, so sabihin natin, 1,000. Eh, di ba, ilan yun? 8,000. Hindi, 8,000. Parang takot na takot tayo, diba? Nagkawali. So, yan, syempre. Sensya kasi, na po, mga high school graduate. Mga high school graduate na po kami dito, syempre. Ako, yung automotive lang po yun. Makina lang po ng sasakyan yung ginagawa ko. So pasensya na ho kayo kung di kami masyadong magaling sa mat. Oo, kaya nag-iingat, diba? Nag-iingat kami nag-iingat sa competition. Kasi alam ko marami ditong nanonood na syempre mga professional. Oo, tama. Diba? Pero yun na nga. So sa 1,000 ano na lang, 1,000 tao na empleyado niya, meron siyang nagkaroon siya ng 8,000 hours. So pasok na pasok doon yung idea ng tinatawag nating law of leverage. Yes. Paramihin mo yung sarili mo at oras mo sa ibang tao. So yun yung nangyayari sa mga billionaires. Mm-mm. So kaya nagkakaroon talaga ng tinatawag nating passive income, di ba? Kasi sa isang, sabihin natin, sa 1,000 na tao na ano niya, na trabahador or employees, magkasakit man diyan yung 10 sa isang araw, sabihin natin kahit 100, nagkasakit yung 100, may 900 pa rin siyang nagtatrabaho, yes, para sa kanya, oo, di ba? Nandito 'yon. Nandito 'yon sa side na 'to, sa negosyo. Ang problema, pag nandito lang tayo sa side na 'to, sa employment, mahirap. Kumbaga, paano tumawid sa kabila? Yes. Ang problema dito, no work no pay. Yung kumbaga, ang principle kasi para yumaman, paramihin mo yung sarili mo sa ibang tao. Mm-hmm. Ang problema dito, ikaw lang naman 'to eh. Magkasakit ka, paano na? Work. No work ka. Yeah, siyempre, no pay doon. No, no pay. Eh kung sarili mo lang, solo ka lang, pag nagkasakit ka, di, paano na yun? Diba? May 24 hours ka lang din naman eh. So, yes, ang problema dito, kuminsan, ako galing dito ha, siya galing, yes, din dito. So, yun nga lang, kung ang problema, pagka ito lang talaga yung gagawin natin, is limited yung oras ng bawat isa sa 24 hours. Mm-hmm. Yun. So, yes, kaya, at ganun din sa self-employed. Yes, ganun din sa... Ano ba yung mga example ng self-employed na mga masasabi natin? Mga doktor. Na may clinic, na sila yung tao. Oo, na sila yung tao. Na sila yung, alam ba, may clinic ka. Siyempre, kung ikaw yung doktor, di ikaw yung chi-check up. Diba? Kasi may doktor yung kasi na... Check up mo nga ito. Okay, may meron kasing doktor na
May sariling clinic, pero may iba pang nagtatrabaho para sa kanila. Ah, ng mga doktor. May tama, trabaho, tama. Nagtatrabaho pa rin para sa kanila. Mm-hmm. Pero yun yan, example siguro ng self-employed is, yung ikaw yung doktor na may sarili kang clinic at ikaw yung tao doon, na ikaw yung nag-check up. Siyempre, pag wala kang client, wala rin namang kita. Isa pa, yung mga attorneys, di ba? Pag walang client, wala rin naman. Yun, malalaki po yung kinikita dyan. Siyempre, yung pinag-uusapan natin is yung dito. So, side sa quadrant. So, nandito yung side, yung active income, passive income. Siyempre, saan na side yung mas maganda? Siyempre, nandito sa side na to kasi passive. Yung business tsaka investment. Mm-mm. Nandyan yung magandang side kasi passive nga. Yung halimbawa, ibig sabihin ng passive, kung nagbakasyon ka, di ba? Parang kumikita dahil ka pa rin. Yes, bakit? Naparami mo kasi yung sarili mo sa ibang tao. Kahit tulog ka. Yes, kahit tulog ka, pwedeng kumikita ka pa rin. Pero ang tanong nga ng karamihan, di ba? Nandito pala yung side na maganda. Bakit kuminsan nandito pa rin? At eto ha, dito talaga yung karamihan sa mga Pinoy. Mm-hmm. Di ba? Nabasa ko nga sa isang speaker, di ba? Sa China pala iba. Mm-hmm. Pag ikaw pala ay doon daw sa China, kaya ang mga Chinese naman, alam naman natin, mga negosyante talaga yan, mga open-minded talaga sila pagdating sa negosyo. Doon pala sa China, kapag sila ay magtatayo ng pag sila ay papasok sa business. Halimbawa, magtatrabaho sila sa isang factory, ang purpose nila para matuto lang, para sila din magtayo ng sariling negosyo. Yes. Ang ginagawa pala nila doon, kaya mga mayayaman talaga, sa totoo mayayaman yung mga Chinese. Gagawa nila, papasok sila sa factory, hindi sila magtatagal doon, kakabisaduhin lang nila yung proseso. Yes. Paglabas nila doon, hindi sila mag-a-apply ng trabaho. Ang gagawin nila, yayayain nila yung mga kamag-anak nila, mga katrabaho, kaklase, magtatayo sila yan ng negosyo. Di ba? Sa atin, ang sabi ng speaker na yon, dito sa Pinoy, at totoo talaga to. Pag ikaw nakapasok sa isang kumpanya, yung isang tao nakapasok sa isang kumpanya, pag tumagal siya dyan, yayayain niya yung mga kamag-anak niya na, uy, maganda dito, pasok na kita rito, di ba? Gagalitan niyo. Yan. So, yung isang tao na pumasok sa isang sa company, pwedeng magdala ng mas marami pang tao na magtatrabaho doon. Kumbaga, hindi talaga na open sa pagninegosyo. Karamihan ng mga Pilipino. Sa China pala, kaya marami tayong, di ba? Maraming mayayaman talaga sa China dahil yun, napaka-open-minded talaga sila sa negosyo. At saan naman ang galing yun? Siyempre, sa mindset talaga. Diba, ano yung mindset ng the real man ng mga Pinoy kadalasan yung ano talaga? Yung kailangan kang mag-aral, ito madalas to. Kumbaga, ito talaga yung focus natin na kahit sa school, hindi rin itunuro kung paano magparami ng pera o kung paano yumaman. Kasi ang tinuturo sa atin is mag-aral mabuti para makakuha ng magandang trabaho. So, ang mindset, bata pa lang yan, trabaho, trabaho, trabaho. Yes. Yan na yung nasa utak niya, saan ba papasok? Yes. Ano ba yung papasukan? Ano ba yung papasukan kung kumpanya? Para yun ang i-align niya, yung course niya, doon sa gusto niyang kumpanya. Yes. Diba? Sa Chinese naman, ang mindset naman, bata pa, mag-aaral ng mabuti para ma-handle ng mabuti yung negosyo ng magulang, kung mayroon ng negosyo. Mm-hmm. Wala pang negosyo yung magulang para makapagtayo ng negosyo. Oh. So, di ba, sa mindset pa lang. Kaya dito sa Pilipinas, yung mga kumikita talaga dito ng malalaki, ano ba yung mga pangalan, di ba? Mga apelyido pa lang, di ba? Kahit di na tayo magbanggit, Chinese talaga eh. Mm-hmm. Di ba? Chinese talaga yung pangalan. Sa top 20 na mga yung mga richest yes. ang kaisa-isang Pilipinong nakapasok. Bilyar. Si Bilyar lang. Yes. So, ibig lang sabihin na meron tayong kailangan baguhin. It's not too late, pero malay natin, di ba? Dahil sa, na-open na rin naman kasi ang mind ng karamihan ng mga Pilipino na lalong-lalo na ng pandemic. Isa yun sa magandang nangyari. Maraming naging negosyante ng pandemic. They started small, di ba? Nagbenta ng mga face mask, ng alcohol. Huwag lang yung mga overpriced. At yan, nagluto, di ba? Live selling. Marami din naman talagang Diba, yung mga delivery. Mm-hmm. So yun, mapapansin ko lang, nagkaroon ng pandemic talaga, mas
umusbong talaga yung online. Oo. Diba? Yung mga negosyo talaga na hindi naka-adapt doon sa online, yun talaga yung sobrang bumagsak talaga. Oo. Diba? Nagsara yung pwesto. Kahit nga yung McDonald's Jollibee, yung walang masyadong drive-thru. Diba? Yung napansin ko sa McDonald's Jollibee, yung walang drive-thru, tapos kukunti rin yung nag-o-order sa kanila na online via Grab, diba? Foodpanda, yung mga app. Talagang masyadong humina. Maraming, may mga nagsarang branch. Yan, yung naka-adapt lang, yung merong drive-thru at maraming nag-o-order sa online. So, isa yun sa lesson sa atin na, kumbaga sa panahon ngayon, kailangan nag-a-adapt tayo. Kasi ang panahon na kasi tayo ngayon ng digital world. Technology, technology na. Nandiyan na yung online, nandiyan na yung Facebook, nandiyan na yung... Maraming nagsulputan ng mga app ngayon. Yes, TikTok, Facebook, yung yan. Nag-i-innovate na. So, isa yun sa lesson sa atin na kailangan kumbaga, makasabay yes, talaga tayo. Kailangan sumabay din tayo at maging open tayo sa pag, kumbaga, pa-improve natin yung skill natin na makakapag-adapt ngayon sa situation ngayon. So, kung i-recap natin yung four quadrants na diniscuss mo kanina, Mentor Robbie, yung dito sa side, yung dito sa right side, which is yung employment at saka self-employed. Habang nandito tayo, hindi talaga natin mahirapan tayo na makuha yung time and financial freedom. Dito sa self-employed, malaki yung chance na maaga silang makapag-retire, na may malaking savings. Kasi malamang nga sila yung mga doctors, yung mga talagang matataas yung profession, malaki ang kinikita, na kahit na mag-stop sila, kahit magsara sila ng pwesto, malaki naman yung kinita nila. Nagkaroon na sila ng chance para makapag-ipon. So, yung mga nandito, sila yung mahihirapang tumawid dito sa left side. Okay? So, yung business, marami tayo mamaya pag-uusapan natin ano ba yung mga options ng business. Dito naman sa I or investment, once na umokay na yung business mo dito or nakapag-ipon ka na, nakapag-save ka na, your money will work for you. Ibig sabihin, pera, kahit hindi ka na kahit hindi ka na magtrabaho, kumikita ka kasi yung pera mo, yan ngayon ang magpapayaman sa iyo. Okay, your money will work for you kung aabutin mo itong investment. Pero bago ka umabot dito, parami muna tayo ng income, dito muna tayo sa business. Yes. And speaking of business, ano ba yung mga choices natin ng negosyo? 'Di ba? Meron tayong online, merong traditional na tinatawag. Yes. Ano ba yung mga traditional? Ayun, sa traditional, okay, marami siyempreng negosyo na pwedeng gawin natin. Tulad nga ng mga traditional, pwedeng nagkakaroon ng yung iba nagtatayo ng mga tindahan. Milk tea. 'Yan, mga milk tea. Ang problema sa nakita ko isa sa pinaka-challenge talaga pag nagtatayo ka ng traditional. Unang-una, yung matindi yung competition. Halimbawa na lang yung milk tea. Or sabihin natin, tindahan na lang muna tayo magsimula. Napakatindi talaga ng competition dyan. Bakit? Magtayo ka ng tindahan, napakaganda ng tindahan mo, pag nangitayan ng kapitbahay mo o ng tropa mo, di ba? Magtatayo rin yan. Pwedeng magtayo rin lalo yan. Lalo pag tindahan. Malakas. Yes. Ang mangyayari dyan, malakas dati yung tindahan mo. Pag nagtayo ng another tindahan, syempre, mahahati na yung market, di ba? Hmm. So, yung dating lahat sa'yo bumibili, may bibili na ngayon. Tahati na kayo ngayon. Mm-hmm. At hindi pa yun matatapos dyan. Nagsulputan na yan. Diba? Hindi lang yun. Minsan, kunyan, nagtayo ito ng milk tea. Dito, nag-improve. Milk tea, mas mura na, tapos meron pa siyang mga freebies. Mas binagdagan ng asukal. Yan, mas binagdagan ng asukal. Okay, sa iyo, asukal. Ano, milk tea yung ano mo. Binagdagan ng sago. Sa kanya, sa iyo, asukal pa yung ginagamit mo sa kanya, ginawa niyang honey. Diba, nag-improve. Diba, naging health, kumbaga, pwede sa mga health conscious. Ganon, improvement. Isa yan sa napaka-challenge pagka ikaw ay nagsisimula ng traditional business. Mm-mm. Yung competition. Siyempre, pangalawa, dapat meron ka dyan experience, di ba? Yes, tama. Ano talaga yung experience mo dyan sa magtatayo ka ng traditional na negosyo? Kasi pag wala kang experience, tulad na lang sa example sa mga kababayan nating mga OFW, kasi alam ko maraming nanonood dito ng mga OFW. Yes. Isang example na lang kung bakit maraming OFW rin yung nagninegosyo pero hindi pa rin nagiging okay. Siyempre kasi nagninegosyo sila kasi hindi naman habang buhay na magiging OFW, di ba?
So, kuminsan, ginagawa nila, nagninegosyo ng traditional, pero hindi sila yung nag-handle na, paano nga ma-handle kasi nasa abroad nga. Oo. So, kuminsan, pinagkakatiwala sa mga kamag-anak, sa asawa, sa anak, sa nanay, tatay. Ang problema kung minsan, hindi nami-mismanage kasi unang-una, wala din experience naman yung nag-handle. At syempre, kung minsan, ikaw yung nagsakripisyo sa ibang bansa, di mo naman nakita kung paano hinahandle yung negosyo. Mm. Example na lang, tindahan. Tayo ka ng sari-sari store, ang nag-manage yung pamangkin mo, asawa mo, di ba? O yung anak mo, tayo ng tindahan, sari-sari store. Ipagka dumaan yung girlfriend niya yan dyan, alangan man pagbebentahan niya yan, di ba? Yung anak mo yung nagtitinda. Dumaan yung girlfriend, syempre, hindi mo naman pagbebentahan niya. O sige, wag na, di ba? Mm. O ito, wag na. Libre. Libre na. Di ba? O isa na yon sa potential na pwedeng makapag-decrease or makabawas ng kinikita mo. Di ba? So, napaka-importante. Risky ang Masyadong risky. Pero hindi ko dinidiscourage na magtatayo tayo ng negosyo. Kumbaga, sinasabi natin yung factors. Factors ito na yes. Pwedeng makaapekto sa negosyo. Yes. Ito, at totoo talaga to na dapat syempre i-consider natin. Mm-hmm. Yan. May mga nakikita ko dito kasi, yan, sabi, tama daw. Yan. Maraming nag-agree sa ating live. Ngayon. So, yun. Yan. Aside from, maidagdag ko lang. So, aside from yung skills, kakulangan sa skills, meron dyan human factor, katulad nung nakwento mo na pupwedeng mismanage or yes. Pupwedeng, ito ay possibility lang ha. Siyempre, meron dyan pagka siya ang humawak ng kaha, siya ang umawak ng pera, siyempre, hindi mo rin masasabing 100% honest. So, that's part of human factor. Diba? Number three, syempre, yung mga business permits na yes. Structure. Syempre, kung sari-sari store yan, okay lang kung isabit mo lang sa bintana mo yan. Kasi yung nanay ko, dati ganyan eh, nakasabit lang sa bintana. Yes. Pero wag ka nung kikitain mo sa ganun, bariya-bariya. Ganun sa probinsya. Diba? Pero kung seryosong negosyo, papatayo ka talaga ng maliit na pwesto, pag-construct ng pwesto. And of course, yung monthly na binabayaran mo, yung overhead. Sweldo ng tao, tubig kuryente, at saka yung kung ano-ano pa. Yes. Yan ang mga factors that will affect your business or kailangan mong i-consider talaga. Yeah, diba? Siyempre, so pag-usapan na rin naman natin yung isa sa business. Siyempre, nandito tayo, ito kasing live na to, nandito tayo sa FT program. Okay, so siyempre, pwede naman natin i-discuss din. Ano yung advantage din na makapagsimula tayo kasi napapanood nyo to sa online. So, ginagawa natin sa online. So, we can consider this na nasa online business tayo. Yes. Okay, yung mga client endorser natin dito, we are into online business. So, siguro pag-usapan natin, ano yung advantage naman? Siyempre, ng negosyo. Nandito kasi itong FT program, nandito tayo sa side ng negosyo. So, ibig sabihin, nandun tayo sa side na pwede tayong kumita ng passive income. Mm-hmm. So, ano naman yung advantage ng ginagawa natin na to as nandito tayo nga sa side ng business. Mm-hmm. Diba? So, Compare natin siya sa traditional. Sa traditional. Oo. Siyempre, gawin na natin example nung nagkaroon tayo ng pandemic, diba? So, mm-hmm. nandito tayo sa online business. So, maraming negosyo yung nagsara dahil halimbawa, yung pwesto na doon, napansin ko kasi doon sa may banda sa amin eh, nung nagkaroon ng pandemic, ilang beses nagpalit yung tenant. So, mataas na yung 3 months na nagsasara. Nakita ko. Yes, nagpapalit ng tenant. Ibig sabihin, nalugi. Oo. So, maraming beses na nagpalit. Yung unang nakita ko doon, yung lugaw na masarap yung lugaw. Kaya nga lang, dahil nga panahon ng pandemic, kukunti talaga yung bumibili. Mm-mm. Kasi kumunti yung tao sa labas. Tapos napalitan nyo nung yung milk tea. Nagsara din yung milk tea. Mm. Siguro nga, mga 3 months lang. Kasi nga, again, kulang pa nga yung taong lumalabas. Kasi panahon pa yun ng pandemic. Mm-mm. At bago mag-pandemic, ang tao doon sa pwesto na yon, yung negosyo doon sa pwesto na yon bago mag-pandemic, cellphone. Alam mo yung mga accessories ng cellphone. Oo. So, bago mag-pandemic, ang nakita kong nakapwesto doon, yung accessory ng cellphone, mga tulad mga charger, headset,
tapos yung casing. So yun yung unang nakita ko doon. Yung nagkaroon ng pandemic, nagsara, nagkaroon doon ng yung lugaw, masarap naman yung lugaw, pero dahil nga kulang pa rin ng taong nasa labas, nagsara, naging yung milk tea, tapos ngayon balik na naman ulit sa mayroong cellphone na naman ulit, pero magkakaiba na. So ang isa sa nakita kong advantage nito sa example na binigay ko kanina, nung nagkaroon ng pandemic, talagang hindi nakapag-adapt kasi na-lockdown eh, 'di ba? So yung tao nasa online. So yung mga ganong tindahan or yung negosyo, hindi talaga naka-adapt din sa online kasi alam nga naman na may mag-o-order sa iyo ng ganong negosyo ay pwestong maliit lang naman, hindi naman wala naman kasing brand. Wala naman kasi yun sa Foodpanda. Wala sila sa Grab. Kasi maliit lang naman yung negosyo. Yes, oo. Diba? So, hindi na-adapt yung online. Pero isa yun sa considered as traditional business. Napansin ko dito, nung nagkaroon ng pandemic dito sa negosyo na ginagawa natin, as tayo, mga client endorser dito sa FP program, na nakapag-adapt tayo sa online kasi yung client natin online eh, diba? Yes. Karamihan talaga, nasa online. Online. Yan ang entertainment nila. Kasi cellphone ang gamit nila, yung mga taong na-depress, ano yung gamit? Online. Maraming naghahanap ng opportunity na online yung tinambayan. At isa ito sa mga nakita natin. So ibig sabihin, nung nagkaroon ng pandemic na imbis na tatambay lang sila sa Facebook and TikTok, naging venue nila to para magkaroon sila ng additional income. Na hindi mo kailangan, na hindi ka dito makaka-experience ng tinatawag nating yung competition, 'di ba? Na kahit pag maganda yung negosyo mo, hindi ka iko-compete ng kapitbahay mo na, uy, maganda yung negosyo mo. Pag siya naging bahagi ng ating negosyo, good for both, 'di ba? Kasi pag kita traditional business, pag nagtayo siya sa harap mo, competition talaga 'yun na matindi. Kasi yung market mo is yung nandoon lang sa ang tawag natin doon, yung community. Ito kasi, ang naaabot kasi dito, worldwide. Oo. Diba kasi yung Facebook user at saka TikTok user, marami talaga yan, diba? So isa yun sa mga nakita kong advantage over sa traditional business ng ginagawa natin. So instead of competition, nagiging teamwork. Partners. Nagiging business partners. So isang nagiging team. Yes. And tayo, kung halimbawang kukumpare din natin sa negosyo sa community, yung nasa community lang, yung mga tinatawag nilang mga commuters, area, ganyan, yung mga nakakakita ng negosyo. Pag online, ang market mo is worldwide and billion. Yes. Kasi hindi lang din naman tayo mga Pilipino ang pwede sa opportunity, kundi pwede rin sa ibang bansa. Yes. Ibang lahi. Yan, tama. So, kaya sa lahat ng mga nakakapanood nito, ito yung sinasabi namin na isang pwede nyong makonsider talaga. Kasi ito, di ba, pag naging part ka din kasi dito sa community natin, dito sa FT program, client endorser ka na, ng lifetime. Di ba? So, lifetime, ibig sabihin, magkaroon mo tayo ng sinasabi natin na bagong, hindi naman natin hinihingi, di ba? Pero walang nakakaalam kasi, di ba? Kasi sino ba yung nag-akala na magkakaroon ng pandemic? Diba? Sabihin na lang natin, worst come, yung worst na magbalik ulit sa lockdown. Hindi ka masyadong maapektuhan ng lockdown kasi nasa online nga eh. 'Di ba? Yung tao tumatambay sa online. Yes. Yan. So, 'yun, napakagandang negosyo 'to. At isa pa na maganda dito, kung bakit maganda 'to kasi most ka dito, 'di ba? Sabi nga yung become your own boss. Of boss of your own. Diba, na meron... And siguro, ko na lang din, Mentor Robby, is kung ikukumpara siya sa traditional, hindi mo kailangan ng physical na structure or pagtatayuan ng negosyo. And at the same time, dahil hindi mo kailangan ng structure, hindi mo kailangan ng business permits, kasi yung mismong mother company ang bahala sa mga legalities, gagawin mo na lang talaga. At ang pinaka-higit sa lahat is... mababa lang ang puhunan kumpara sa traditional business. Diba? Yun, tama. Wala ka masyadong overhead expenses. Yun, yes. kuminsan yung isa sa nagiging dahilan din kung bakit hindi masustain yung traditional business, yung overhead expenses talaga. Yes. Diba? Lalo kung nag-uupa ka talaga, may binabayaran kang tao. Kung hindi kumikita yung negosyo mo,
magsasara ka talaga eh. Mm-hmm. 'Di ba? Buti na lang kung nandiyan lang sa may bahay mo yung pwesto mo at hindi ka nagbabayad ng tao. Pero kung ikaw naman yung magiging tao, eh talagang nakakapagod 'yun. 'Di ba? Okay, so 'yun nga at ang isa pa ditong maganda, yung diniscuss natin kanina, yung leverage. Yes. So dito kasi ang kailangan natin dito kung bakit tayo nagkakaroon ng tinatawag na pag-i-endorse para magkaroon tayo ng client na yung client na yon pag naging bahagi ng ating community, tuturuan din natin. So yun yung tinatawag na leverage. Kaya mas marami ka ditong client at tuturuan mo yung mga client mo. Yes. At pag naturuan na sila, syempre yung kaya mong gawin, ipapasa mo sa kanila. Pag sila nagagawa na nila yung mga bagay na kaya mo, yes, and then namumultiply talaga yung ano, yung time and effort. Kaya ibig sabihin, na rin nila gawin. Oo, ibig sabihin, kung ano yung kaya mong kitain, sila din, baka mas kaya pa nilang kitain yung kinikita mo. Kasi, ano eh, kumbaga naituro mo na sa kanila. Diba? Yes, yes. Mm-hmm. At hindi lang yun kasi, nabanggit natin kanina, nandito tayo sa panahon ng technology age. Mm-hmm. Diba? Dati wala pang Facebook. Yung TikTok nga, dati hindi naman yan sikat eh. So ilang taon pa lang yung TikTok na yan bago sumikat. So sa tingin nyo ba, magkakaroon ulit or in the future, pagdating ng 2030, sa tingin mo, meron kayang bagong maiimbento na bagong trend? Sa tingin ko meron. Oo naman. Diba? Baka yun yung talagang ano eh. Bagong trend ulit. So ibig sabihin, ikaw, lifetime kang client endorser, may magkaroon man ng bagong trend or bagong social media, sabihin nating tulad ng Facebook, o mas improve sa Facebook, o mas maganda pa sa TikTok, magkaroon man ng bago na ganyan, which is very possible kasi wala nang imposible, di ba? Yes. Kasi nandito tayo sa panahon ng technology talaga. Dati nga, imposible yung magkaroon ng may tao makapunta sa space, pero sa panahon ngayon, hindi na imposible. Diba? So, posible rin na magkaroon ulit ng bagong social media na kung saan ulit tayo malilibang, na mas marami pang magagandang features kesa sa meron ngayon. Yes, tatambay. Pag ikaw client endorser ka, pwede mo yun ulit natin tumadala doon. Kasi enhancement. Client, yes, pwede mo itong madala doon in which client endorser kasi tayo, ang tawag sa atin, mag-i-endorse tayo nung company na pinopromote natin. Mm-hmm. At yung company na pinopromote natin, yun yung magbabayad sa atin. So, ibig sabihin, dahil lifetime na to, dumating man yung mga ganong technology, mag-improve man yung technology, may ma-invento man ulit na bagong social media, ikaw, pwedeng kumikita ka ulit sa panahon na yun. Makakasabay ka. Di ba? Pero, syempre, kung pagbabasihan natin sa panahon ngayon, or kung ano yung ginagawa natin ngayon, kalimbawang ikaw ay client endorser ka na, malaki ng advantage mo. Diba? Or ikaw ngayon na nakita mo, malaking advantage mo na. Kasi kung dumating man yung panahon na yon, marami ka nang natutunan for sure. Marunong ka nang gumawa ng video. Oo. Nakakapag-endorse ka na. Diba? At kabisado mo na yung sistema natin. Hindi malabong mangyari yon, mentor. Kasi kung tutuusin, di ba, matagal na rin naman tayo sa ganitong business. Yes. At kung tutuusin, hindi rin naman talaga ganun kaganda yung sistema natin before. Yes. Di ba, nag-start tayo ng mano-mano, which means yung face-to-face. Di ba, nag-start din kami sa tao talaga na time na inumpisahan pa lang namin itong business. Until such time, nagkaroon ng Facebook marketing. Tapos since lagi tayong nag-i-innovate. Lagi tayong nag-i-enhance ng ating sistema, idinagdag natin ang TikTok. Kasi may mga nagtatanong din na mga nakakausap ko na bakit sinasabi mo na 9 years ka na dyan, kailan lang naman ang TikTok? Ang TikTok po ay idinagdag lang namin sa sistema ng FTE program. So kung ikukumpara natin, balik tayo doon sa comparison ng traditional at itong online business na ginagawa natin na FTE program, ang isang advantage or isang malaking pagkakaiba po ay ang FTE program, meron na tayong sistema na sinusunod. Pwede ka pa rin mag-online business. For example, sinasabi mo na ayaw mo sa FTE, gusto mo sa ibang online, okay lang din yan. But with FTE program kasi, meron na tayong sistema na step by step na susundan mo na lang
At nakita namin kung paano nag-improve at kung paano din nagkaresulta yung sistema. Diba? Yes. Tama. Kasi sa tagal namin, sa matagal na namin ginagawa. So ngayon talaga yung kumbaga masasabi namin na sistema na kung ikukumpara sa ginagawa namin talaga dati ay na, medyo mabagal. So sabihin natin na kami ay nakapag-travel, nagkaroon ng sasakyan, nakapag-travel sa maraming lugar. Sabihin natin nagawa namin yun after 3 years. No. So sa panahon ngayon, pwede mo na yun ma-achieve in less than a year, or sabihin natin kahit 2 years. Oo. Katipid ka pa rin ng isang taon. Mm-hmm. Diba? Maganda na kasi yung sistema or na-improve. Mm-hmm. Yung mga nagawa namin dati, in-improve namin ang in-improve hanggang nakabuo kami ng maayos na sistema. Oo. At syempre, hindi yan nagtatapos dito, diba? Yes. Kasi kung dati, trial and error tayo eh. Yes. Kumbaga ngayon, karamihan sa gagawin nila, tried na. Yes. Tried and tested na. Yung error na. Oo, kumbaga sila, yung trial and error nila, ano na lang yun, kumbaga minimal na lang. Kasi yes, if ever kung mag-trial and error ka man, sarili mo ng experience eh. But with the system, enhancement na lang ang ginagawa namin, hindi na siya tinitest or trial and error. Enhancement na lang. So ikaw, susunod ka na lang. Kung magkakaroon ka man ng trial and error, doon na lang siguro sa paggawa ng video, sa ano, sa kung paano mo kakausapin yung mga clients yes mo. Pero yung sistema, nakaano na po yan. Planchado na. Oh. Yeah, kaya ma-advise ko sa mga nanditong mga client indoors, yung mga nandito sa loob, na nakapasok kayo dito, hindi nyo na maalala yung mga client endorser nyo, at hindi nyo pa talaga napanood kung paano yung kitaan. Ang isa sa ma-advise ko sa inyo ay, kung maalala nyo pa yung client endorser na nag-endorse sa inyo sa grupo na to, yung nag-send ng link sa inyo, balikan nyo sila, tapusin nyo yung video, tapos kapag napag-decide kayo, mag-uusap kayo kung ano yung process. So sa ngayon, yung hindi pa napanood yung video kung paano natin to ginagawa at hindi pa natuloy yung usapan nyo sa client endorser na nag-send sa'yo nito at di mo na maalala, ang gawin nyo po ganito, mag-comment po kayo dyan ng paano. Diba? Anuhin naman natin, baguhin naman natin kasi laging how na lang yung nasasabi. Paano? Diba? I-comment mo dyan paano. Kasi mamaya, i-assist ka ng mga client, diba? Mga client endorser natin dyan. May so, mga mag-PPM sa inyo or magre-reply sa comment ninyo. Mag-comment ka ho dyan ng paano para makikita natin kung sino yung endorser mo. Titingnan po yan ng mga coaches natin dyan. Kung sino po yung endorser mo, sasabihin po sa inyo kung sino yung ino ang kailangan mong kausapin. Diba? Yes. Kasi makikita natin dyan kung sino talaga yung endorser mo. Mm-mm. Yeah. So may mga nakikita na tayo ditong mga nag-house sila. Oo. So mamaya titingnan po 'yan ng mga coaches nyo, yung mga client endorsers po natin dito at i-assist po kayo ha. Mm-mm. Mag-comment na po kayo diyan para ma-message po kayo. Oo. So going back doon sa pinag-uusapan natin, 'di ba na-mention naman natin yung na reach natin na achievement na after 3 years, after 5 years, pwedeng mas mabilis sa kanila. Yes. So, malakas ang loob nating sabihin yon dito. Kasi number one, may mga kasama tayo na dito sa FT program na talagang nakita natin na nag-start ng walang-wala, pero in just a matter of 1 year, nakapunta yes na ng Boracay. Yes. 'Di ba? Kumita na ng malaki. Dating OFW, kumikita ng 6 digits dito a month. Diba? Estudyante, diba? 17 years old, kumikita. Dating construction worker, dating tanod. Marami tayong mga magagandang kwento yes na dahil sa sipag nila at dahil sa nag-decide sila na gawin ito para sa pagbabago ng buhay nila. Siguro masasabi kong kung paano tayo nag-start din before na naghahanap yes tayo ng more opportunities, yung gusto pa natin na hindi tayo nakontento sa kung ano lang yung kinikita natin buwan-buwan, malamang kung paano tayo mag-isip before, ganun din itong mga to na yes hindi natakot, 'di ba, na sumubok. Yes. Kasi ganun naman talaga sa buhay. Ako lang yan. Siguro
kung ako, hindi talaga ako sumubok talaga dati. Kung hindi ko binago yung mindset ko na, o sige, dahil nakagraduate na ako at may, ano, magtatrabaho na lang ako na magtatrabaho hanggang sa maabot ko yung retirement. Mm-mm. Siguro, kung hindi ko to ginawa, kung babalikan ko yung ginagawa ko dati, malamang isa pa rin po akong factory worker. Nung nagkaroon siguro ng pandemic dahil nagbawas doon sa company na pinagtatrabahuhan ko, baka nasa probinsya ako kasi kami talaga, ang buhay talaga namin sa probinsya, farmer. Mm-mm. So, kung hindi ko to ginawa at hindi na bago talaga yung kung paano ako mag-isip or yung mindset ba, di ba? Yung sinasabi natin, mindset ba? Yung mindset na kailangan para maging successful yung tao is kung hindi ko nabago yon na malamang napakamahiyain ko pa rin, malamang nagtatrabaho ako, o kaya baka doon pa rin ako sa factory. O kaya baka isa akong call center agent pa rin na ngayon ay shift ko ngayon, malamang kasi anong oras na. Mm-hmm. So baka alas 6 or alas 7 yung pasok ko hanggang bukas ng umaga. So napaka-stressful at ayaw ko na yun na balikan. Yung buhay ayaw mong bumalik sa probinsya kasi magaling ka naman. Sa probinsya. Magaling ka umakyat ng inyog eh. Ayaw mong karirin yun. Okay sa atin yun. Sa akin walang problema. Diba? Actually, ginagawa ko pa rin. Actually, sa mga videos ko dyan, na nakikita pa rin nila na umakyat pa rin ako ng puno. Kasi yun naman yung buhay naman talaga, diba? Hindi naman ibig sabihin nun na kahit nandito tayo, nagninegosyo na tayo, ay hindi na babalikan. Diba? Hindi na babalikan. Uh-oh. Kumbaga, masasabi ko lang, dahil meron na tayong opportunity ngayon, meron na tayong choice na pwede pa rin natin balikan yung buhay na yon, pero ang problema kasi pag wala ka talagang ibang ginawa, wala kang choice. Uh-oh. Yun na yung buhay na, okay, gusto kong ganito, pero paano? Kumbaga, gusto kong maging maayos yung buhay o makapag-travel, pero wala naman akong choice. Uh-oh. So, hindi ko magagawa. So, ang ibig sabihin ko lang is, kung hindi ko ito ginawa, wala rin talaga akong choice sa buhay, kundi magtrabaho na magtrabaho. Kasi gustuhin ko man mag-travel, paano mo ko naman gagawin kung bago matapos yung buwan ay ano? Alangan ba, unahin ko pa ba yung mag-travel kaysa sa pagkain o pangangailangan? Tama. At yun naman talaga yung nangyayari sa karamihan dito sa atin. Gustuhin mo man mag-travel, kailangan mo yung pag-ipunan. Mm-mm. Ngayon, kung hindi ka naman kumikita talaga ng malaki, sabihin natin ang sweldo mo talaga is 15,000 lang kada buwan. Sa totoo lang, kulang na kulang yun eh. Kulang yun. Diba? Kasi na-experience natin kumita ng 100,000, hindi pa ganun talaga yun ka, ano. Kumikita ka talaga dito sa Pilipinas ng 100,000, hindi pa talaga yun ganun kalaki. Sa totoo lang. Pwedeng may sasakyan ka noon, pero yung makakapag ano ka talaga na yung sabihin mong financial freedom yes, na yun. Yes, hindi pa talaga. Yan, sabihin natin kumita ka ng 300,000 every month. Yun, yun masasabi natin na yun yes, yung pag sinasabi natin na money is not the problem anymore. Oo. Pwedeng may sasakyan ka na noon, may pagka magta-travel ka, 'di ba? Pwede ka nang pumunta anytime. So sa 300,000 siguro. Lalong-lalo na kung ang kinikita mo talaga ngayon ay sa 15,000. Diba? Kahit nga, abutin ka pa ng 2030 kasi naalala ko dati talagang ano eh. Kumbaga, at saka, syempre, pagka lumalaki yung income mo, ang number one na isinasabay mo din dyan yung lifestyle mo eh. Lifestyle, sumasabay. Sumasabay. Kaya ang tendency, huwag nataka ka, dati kumikita ako ng minimum, kahit papano may naiiwan sa wallet mo. Eh bakit nung nag-increase yung ano, sweldo mo, lalo kang hindi ano, nakakaipon. Kasi syempre, doon ka naman, kung dati, turo-turo ka, nagja-jollibee ka na. Yeah. Minsan, pagka bagong sweldo, nagtatry ka ng better na mga restaurants, bumibili yes. ka ng gadgets, bumibili ka ng sapatos, damit, di ba? Ganun yun, sumasabay kasi yung lifestyle. So, yes. ang ending, wala pa rin. Wala pa rin. At ito yung example dyan, sa akin na lang. Nung nag-factory worker ako, syempre, ang kinikita ko lang naman doon kada quincenas, noon po kasi yun na, kasi yung minimum namin dati doon is 298, isipin mo yun. OJT kasi yun eh. Nung naging, ano po ako, regular, naging 315 naman. At 315 noon sa Laguna. So, nung nasa Laguna ako, parang 17 pesos. Yeah, oo, dumagdag. Ganun lang talaga yung idinagdag. Naging regular sa agency pala. Mm-hmm. Hindi pa ako regular sa company. Eh, mas maliit pagka-agency. Yes, diba? Mas maliit sa agency. Kaya, ganun lang. So, provincial rate. So, noon,
Dahil ganun lang yung kinikita ko, kada quincenas, kung minsan, maswerte na yung maka 6,000, pero 12 to 12 yun. Makaswerte ay, lang. Ay, ganun? Yes, 12 to 12. 12 hours? Yes, overtime na yun, syempre. Ah, may overtime. Ka na. Overtime na yun, 12 to 12. Pero isipin mo yung buhay na ganun, kahit kung minsan Linggo, papasukan mo. So, nung nandun ako sa Laguna, ganun lang yung kinikita ko kada quincena, sa 6,000 na yun. Pag sumesweldo, nakakakain lang kami kumisa. Pag niyayaya ako ng kaibigan ko o kasama ko sa boarding house, doon sa, ano lang, 250. One time lang yon sa isang buwan. Minsan mangyari, kumisan hindi pa mangyari. Mas madalas siyempre kami, kakain lang kami sa karinderya. Okay na yon. Nung napunta ako sa call center, as call center agent, kumisan sumasagot naman ako ng 10,000 kada quincena. So, ibig sabihin halos na doble, di ba? Siyempre, yung mga kasamahin ko, mga kasamahan ko doon, siyempre, Starbucks yan. Di ba? Magki-KFC kami, magma-McDo. So, kumbaga, nag-upgrade. No choice ka. Yes, wala kasi na kailangan mong, ano, kailangan mong makisama. Siyempre naman, kailangan mong makasama. So, nandun talaga eh. Sasabay talaga yung lifestyle mo eh. Nung nasa Laguna pa kami, bihira kami mag-McDonald. Kasi, ano lang talaga eh, siguro, kung lagi kang mag-McDonald, kahit sabihin natin tigwa 150 lang naman yun, o yun di ba, 2-piece chicken, 150, sabihin natin 160. Iba pa rin talaga, di ba? Madalas nga pagka, ano eh, pagka pakapos na talaga eh, di ba, nagtatsaga na lang sa madalas doon talaga itlog tsaka Lucky Me. Sa mga factory worker dyan, di ba? Kaway-kaway kayo dyan, siyempre. Masarap din naman yun, wag lang araw-araw. Oo, tama yun. Hindi ko inaano yun, ha? Masarap yun, and until now po, nag-uulang po kami. Oo, minsan kasi, na, gusto, diba? Parang gusto iba kasi yung ano, iba kasi yung may choice ka, yung, siyempre, oy, parang gusto ko ngayon magpansit canton. Oo. Iba yun sa oy, no choice canton. Ka. Ay, pancit canton ulit. Wala ka kasi yung choice. Iba yon. Parang hindi mo na masasatisfy na masarap yun eh. Kasi kung palagi na lang, di ba? Iba yon yung magkaroon ka ng choice. Choice mo kasi yun eh. Yung kinakain mo yun dahil gusto mo or choice mo kasi na-miss mo. Iba yon kaysa sa, ay, ito na naman yung ulam. Kahit ay, hindi mo na nami-miss. Kahit hindi mo na nami-miss yun talaga. Wala ka kasi yung choice. Yan. So, to recap naman yung pinag-usapan natin, kung i-compare naman ang traditional business dito sa FTA program, is syempre, una, mababa ang puhunan. Kasi yes, sa lahat naman ng negosyo, kailangan yan. Huwag tayong laging titingin sa puhunan. Kasi minsan, nawawala yung mata natin doon sa pupwedeng ibigay ng negosyo pagka sa puhunan pa lang, ay umaatras yes na tayo. That means, kung halimbawang umatras ka sa puhunan, sabihin na lang natin na puhunan, yung puhunan na 10,000 na po pwedeng kumita ka ng more than that dahil nakatingin ka doon sa puhunan na 10,000, hindi mo na nakuha yung 20,000, 30,000 na po pwedeng ibigay sa yung income nitong ano nitong ginagawa nating online business. Number 2, ito yung kung part-time ka, ito yung pwede mong isabay, OFW yes ka, nandito ka sa Pilipinas, empleyado ka, kahit nga nasa sabi natin mga nasa kasambahay, di ba? Yes. Kahit anong klaseng employment pwede mong isabay ito. Kasi ako talaga nung empleyado ako, wala ako talagang maisip na pwede dahil nga nadala na nga ako sa dalawang naluging negosyo. Kaya nakita ko ito talaga yung best eh. Number 3, syempre, hindi natin masasabi, Mentor Robby, yung future. Dumaan na tayo sa iba't ibang mga challenges nandiyan ng pandemic. Kahit sabihin natin paulit-ulit, yan kasi talaga ang pinaka hindi natin inaasahan. Tapos ngayon, nandiyan ang Russia and Ukraine, nandiyan ang China, ang Taiwan, ang US. So, hindi man natin gustuhin yan, darating at darating yan, di ba? Ang online business ang pupwedeng magsalba sa atin pagka dumating ang mga panahon na yun, di ba? Yes. In fact, noon ngang pandemic, nag-work from home. Ngayon, bumabalik na sa opisina. Ayaw nung bumalik sa opisina. Gusto yes na ng work from home. At isa sa napansin ko din talaga, maging mayaman yung bansa at maging mahirap yung bansa or maging okay yung ekonomiya at maging mababa yung ekonomiya, ang nahihirapan lang din talaga ng husto, yung kumikita lang din talaga ng minimum. Yes. Kasi, di ba, ito example, gumanda yung ekonomiya.
kung ikaw ang kinikita mo pa rin talaga sapat para sa family, hindi mo masyado mai-enjoy din naman yun. Diba? Sabihin natin, magkaroon ng mga bagong pasyalan, sabihin mong nagkaroon ng maraming investment dito, gumanda talaga yung Pilipinas, hindi mo pa rin mas mai-enjoy yun. O, sabihin natin, bumagsak yung ekonomiya. Pagka ikaw ay kumikita ng more than minimum or nagninegosyo ka din talaga na maayos yung negosyo mo, kahit bumagsak kung minsan, nandun ka pa rin sa level na, alimbawa, nandito yung level mo as nagninegosyo ka, may pera ka o may savings ka pa rin, di ka masyadong maapektuhan. Ang problema, kung nandito ka na nga sa baba, nangyari pa yun. Oo, nangyari pa yung pandemic. Paano na yun? Parang ilulubog mo na yun. Lulubog ka na lang talaga sa parang, nandun ka na sa lupa, lumubog ka pa sa putik. Diba? At least pag nagninegosyo ka, bumagsak ka man ng konti, hindi ka naman nandoon sa masyadong lubog. Oh. Diba? Kasi may ginagawa ka. So, ang sabi ko lang din naman talaga is, pag may mga ganitong opportunity, take risk. Kasi wala naman talaga sa totoo, yung mga nagninegosyo, lahat yan dumadaan sa risk. Pero ang masasabi ko dito, yung risk na sa ginagawa natin ay napaka-minimal. Ano ba ibig sabihin ng risk? Ang risk, syempre, nandiyan na yung risk na malugi. Di ba? Yung kasi yung karamihan na natatakot sila dito kasi baka hindi kumita. Kumbaga, dito kasi sa atin, minimal risk. Bakit? May makukuha ka kasi. Diba? May benefit ka kasi. Kaya napaka-minimal sasabihin natin na lahat naman kasi ng negosyo, pagkakakitaan, wala namang laway lang ang puhunan. Oo. Diba, kung may laway ang puhunan, syempre, alangan man yung laway mo, kumita ng pera. Meron, diba, kapag ikaw talaga ay natural na mabuka at gagamitin mo sa maayos na paraan. Diba? Pero kung halimbawa matatayo ka ng negosyo na laway lang yung puhunan mo, diba, paano yun? Parang laway din yung anuhin mo doon, kikitain mo doon. So, dito talaga, lahat sa lahat ng negosyo, at alam naman natin na sa negosyo kumikita, nandyan talaga yung, masasabi natin, freedom sa financial. So, lahat ng negosyo may puhunan. So, dito naman sa atin, very minimal, kasi may makukuha ka kaagad na kapalit. Pag ikaw kumisa nag-traditional na negosyo, mababawi mo yung halos kapalit niyan. After 1 year, 2 years, 3 years, yes, saka mo sila mababawi. Pero yung risk, nandyan pa rin. Diba? May risk na hindi ka pa rin kikita. Pero yung mga nilinegosyo ngayon na kumikita ng malalaki, dumaan sila, kumbaga, kung sila natigil na hindi nila gawin o ginawa yung negosyo na ginagawa nila ngayon, diba? Malamang nandun pa rin sila sa level na average. Yes. Diba? Kaya nga lang, dahil nag-take risk, na ginawa, hindi na inisip na, oy, baka malugi. Kaya na-achieve yung ganong kinikita ngayon. Yes. Diba? So, ngayon ay nakailang na tayo, mentor? Ilang yes. oras? Nasa 1 hour and 20 yes. minutes. So, bakit ba namin ginawa ito? Itong podcast na to? So, parang real talk lang to na siguro para maintindihan mo is you have to have an open mind, 'di ba? Wala ho tayong intention na maliitin or mang bash or anything dito. Ito po ay plain na real talk, and mostly it is based sa aming personal na experience. So, ang purpose lang nito is yung mga realization namin na sa maliit na paraan, 'di ba, matulungan namin yung ibang mga naghahanap ng mga opportunity. Alam namin na meron ditong mga hindi naman ito talaga yung hanap. Hindi itong ganitong klaseng negosyo yung hanap. Okay lang po 'yon. Pwede niyo namang i-skip lang yung video. Pero para sa mga nagstay simula nung kami po ay mag-start, is have an open mind. Kung problema natin ngayon is di naman ganun kalaki yung kinikita, medyo nahirapan sa puhunan, maniwala po kayo sa amin, nag-start din po kami ng ganyan yung sitwasyon. So, ibig sabihin, normal lang po yan. Wala po halos kaming nakausap na yung pinakitaan namin ng opportunity, tapos meron kaagad nilabas na puhunan, bihirang-bihira po yun. Pero meron at meron din naman. Karamihan, gumawa ng paraan. Ako, gumawa ng paraan. Malamang siya, kung narinig ninyo yung kwento niya na ito lang yung kinikita, malamang ginawan niya rin ng paraan yan.
And any word, Mentor Robbie, sa mga nag-iisip pa, kumbaga, gustong-gusto niya yung kita eh. Pero ang unang-una, maraming mga takot na nabuhabagabag sa kanya na parang ayaw niyang sumubok. Any word sa mga nakaantabay sa atin dito bago natin tawagin yung syempre sabi natin kanina, hindi naman tayo magmamayabang kung wala tayong nakitang proof na talagang kumita dito sa FTE program, di ba? So sige, una muna is yung ano ba yung message mo doon sa mga nag-aalinlangan pa? Syempre, ako kasi first time ko itong makita. Dahil ako first time naman akong mapunta sa ganitong negosyo, pagkakakitaan, wala rin naman akong idea noon. So ang unang-unang pumasok din naman talaga sa isip ko yung puhunan or sabihin natin na takot din na sumubo kasi baka ganun, baka mawala. So masasabi ko lang, wala namang, kumbaga, hindi ka makaka-achieve ng great thing kung ang lagi mong iniisip ay yung ikaw ay mawawalan, 'di ba? Ang isipin mo dapat kung ano yung ano yung darating sa iyo, paano ka magkakaroon. Ang karamihan kasi, ang problema kasi sa tao, at yun naman yung mindset ko dati, yung, kumbaga, yung, hindi ka na, oo, parang hindi ka nga nawalan, pero nandoon ka lang sa buhay na lagi ka lang survival. Mm-hmm. Kasi hindi ka makakalis sa buhay na palaging survival kung lagi tayong takot sumubok, oo, takot gawin, kasi yung, sa nabasa ko, o sa isang speaker na narinig ko, yung, magagandang bagay, nandoon yan sa may pagdadaanan kang risk. Yung risk na hindi tungkol sa madidisgrasya. Hindi, maraming klase kasi yung risk, di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, yung mga risk na sa pagninegosyo. Mm-hmm. Kumbaga, nandoon yung mga magagandang buhay sa outside the comfort zone. Yun. Mm-hmm. Yun kasi yung madalas sa atin, yung masyado na tayong komportable sa buhay. Actually, hindi natin masasabing komportabling buhay, nakasanayan lang. Mm-mm. Kasi ang komportabling buhay din talaga is yung pagising mo sa umaga, hindi ka na mo problema ng kakainin, 'di ba? May taga-serve sa iyo ng pagkain, 'di ba? Hindi yung sa umagang-umaga pa lang mag-iisip ka na kagad kung saan ka kukuha ng pambili ng pagkain, 'di ba? So hindi pa talaga 'yun yung komportabling buhay. Yung komportabling buhay yung pagising mo, nakahanda na yung pagkain, 'di ba? Pagka-tuition na ng mga anak at pambayad na ng kuryente is ready na. Ready nang babayaran. Pero hindi natin ma-achieve 'yon kung nandoon tayo sa level na lagi pa rin tayong takot. Takot. Takot sumubok dahil takot tayong mawalan. So hindi rin tayo talaga magkakaroon kasi ang iniisip natin, paano tayo hindi tayo mawalan. Bagkus na ang isipin natin, paano tayo dapat magkaroon at yes, madagdagan. Tama. Tama 'yan, mentor. At para sa naman kunyari napakinggan nyo na yung mga real talk, yung mga experiences namin. Kung pwedeng ang iba, nabuksan yung isip nila na oo nga, no, nangyari na nung pandemic, papayag pa ba ako na same situation pa rin kung sakaring magkakaroon ng, di ba, knock on wood, kung ano man pa yung paparating na ibang mga pagsubok, di ba? So, this is the time na kailangan na tayong mag-prepare, di ba? For example, na-open na yung mind mo, advice ko lang din sa mga gusto ng maging part ng FTE program is sipagan naman natin. Wala din kasing negosyo na pagkatapos mong magtayo. For example, pagkatapos mong magtayo ng sari-sari store, tinulugan mo. Hindi ka nagbukas, hindi ka nag-bili ng paninda. O kaya hindi mo siya sineryosong negosyo, hindi rin ibabalik talaga sa'yo yung puhunan or hindi rin ibabalik yung kita na gusto mo. Yes. So, ang suggestion ko, kung ikaw, ready ka na, i-ready mo rin yung sarili mo sa mga kailangan nating gawin. Maging committed ka na sa araw-araw ay gagawin mo to para kung ano rin yung nakuha ng mga nagsipag dito, yun din ang makuha mo. Kasi talaga rin naman na, kumbaga, kitang-kita namin, nakakaharap namin yung mga kumita dito sa FTE program, yung mga nagkaresulta.
So, siguro, wag na nating patagalin. Tawagin na natin yung guest natin ngayon. Yes, kung saan, sa kanya. Oo, very inspiring yung, ano, yung kwento niya. Gusto ko lang malaman kung ready na ba siya. Kasi, hindi ko alam kung tawag dito, from a humble background ng buhay. Hindi ganun kaganda yung background niya. Ibig sabihin, kung katulad din namin, laki sa hirap, di ba? So, siya po ay dating isang janitor. So, palagay ko, doon pa lang, di ba? Ako nga, na-excite ako eh. Kasi, alam nating lahat na kung yung background mo ay hindi kagandahan yung ano, is parang, ang iniisip ng iba is, ganyan ka na lang. Di ba? Minsan, ikaw mismo sa isip mo, sinasabi mo sa sarili mo, siguro hanggang dito na lang ako. Di ba? Dati siyang janitor, pero nabago ang buhay niya. Marami pa, hindi lang yun actually yung pinagdaanan niyang employment. Pero nabago ang buhay niya, kumita siya, naging part siya ng top 20 ba? Ng ano, top 6 ng Imon United Community, yung aming malaking grupo po ito. Tapos syempre, kumikita na rin siya dito sa Empowered Consumerism Business. Siya na magkwento ng ibang mga gusto niyo i-share sa inyo. Please welcome our guest for tonight, Mentor Emmanuel Benepayo! Yes, siguro. Bring your chair. Lapit ka na lang dito. Yeah. Akala mo, iaharap lang sa iyong camera. Ito, ayan. Ito, gamitin mo. Pariling din naman yata siya dito. Okay, ipin mo dito. Ah, sige na, ako na ang mag-aano. Sige, ikaw na. Dapat kayo, joke. Hello, guys. Ayan. So, Mentor Manny, thank you for being here na makasama yung ating mga future client endorsers dito sa FTA program. So, Mentor Manny, ano ba nga ba yung background mo? Kasi syempre, nasabi ko lang sa kanila na dati kang janitor. Di mo, di mo nasabing artista ako dati? Siyempre hindi, kasi hindi naman totoo. Yung joke lang. Which is totoo po. Totoo yun, yung before ako ma-involve dito sa negosyo, janitor ako sa isang private school. Pero before janitor, naging bartender. Tapos before that, naging janitor uli. And then before that, isa akong construction worker. So maraming pinagdaanan, maraming trabaho, maraming employment, maraming naging boss, so marami din naging experience na kung ano-ano na nagagamit naman natin dito sa negosyo. And of course, yun nga, as a janitor, siyempre alam naman nyo yan, mga viewers natin, kung ano ang meron sa pagiging janitor, di ba? So, bukod sa looks lang, wala na, mahirap na yung trabaho talaga. So, kaya thankful ako kasi merong opportunity yung ganito. At saka nakakatuwa po ang viewers natin, napakarami. So, kung ano-ano man po yung background ninyo, wala pong problema yan. Kasi dito wala naman tinitingnan kung ano ka. Ano ka dati, ang importante, ano ka ngayon at in the future. Yes. Diba? May question ka ba? Oo, meron. Ano? Eh, syempre, diba, kung bilang isang janitor, paano ka nangarap na to be more or... gusto ko pa ng mas maraming pero or sana magkaroon ako ng mas malaking kasi, okay, eto naman ay opinion ko lang. Siyempre, ako dati kasi is nagtitinda ako ng mani, ganyan. Bago ako maging empleyado, sorry, ganyan, di binulgar na rin. Hindi ko wala ubos ng mani. Siyempre, ay nasa isip ko. Dahil ito yung ginagawa ko, parang iniisip ko, okay na ako doon na nagtitinda ako ng ganun. Dati ah, nung syempre siguro nag-evolve na rin yung utak ko. Paano mo naisip na mas gusto mo pa ng mas magandang buhay? Eh, janitor ka. Okay. O, buti na lang nagtitinda ka, no? Ako taga-bili ako ng money. Oh, hindi, ganito kasi. Siyempre, lahat naman siguro mag-agree na lahat naman talaga ay may pangarap, di ba? So actually, bago talaga ako mag-trabaho ng kung ano-ano, since high school graduation lang kasi ang inabot ko, parang ikaw din, di ba? Tama. Oo, high school graduation, din ako. Yun. Tapos, supposed to be magka-college ako, scholar dapat ako, kaya lang, noon pa may scammer.
na-scam ako dun sa scholarship ko na hindi talaga siya dumating yung supposed to be para sa akin na scholarship. So, ang nangyari doon, nabawon ako sa utang. So, kaya... kasi binabayaran ba ang ano? Kasi nag-promise ako noon eh. Promissory note, di ba? Bago ka makapag-exam. Ang inabot ko nga lang exam, prelims lang eh. Tama ba? Yung pinakauna. Prelims, so nag-promissory note lang ako noon. Hindi makarelate, hindi alam. Tapos after noon, mag-exam na naman uli, wala pa yung budget. So, nag-drop out na ako. So, hanggang ngayon, actually, may utang ako doon sa school na yon na hindi ko nababanggitin na Ateneo siya. So, anyway, so, pass naman na yon, wala nang problema tayo doon. So, siyempre, ang ginawa ko na nga noon, dahil mahirap ang buhay po sa probinsya, alam nyo naman yan. So, bilang probinsyano, naghanap tayo ng trabaho, makaluwas ng Maynila. So, yun, naging construction worker. Pero, siyempre, ang pangarap, hindi nawawala. Kaya lang, pag nasa ganong sitwasyon ka, parang mahirap din mangarap, di ba? O, yun nga yung ibig wala ko sabihin. Wala namang pera, wala namang talaga. Kaya lang, sabi ko, may mga nakikita naman kasi akong istorya sa kung saan-saan na pwede naman talaga daw maging successful or umasenso. Kaya lang, walang opportunity pa. So, ayun, thankful din ako dahil sa pagiging janitor, meron ako mga namimit na mga tao, na mga may pera, or kasi sa ano kasi ako, private school kasi ako na-assign na pag-janitor. So, nakakausap ko din yung ibang parents na parang wala lang sila dati, tapos naging successful naman sila. So, sabi ko, kailangan ko na lang ng opportunity talaga. Maghanap, ang naisip ko siyempre, maghanap ng magandang trabaho. Kaya lang, anong mahanap ng magandang trabaho nga? Kasi high school graduation nga. So, kaya lang, napaka-thankful ko din kasi nung nasa Quezon City ako as janitor nga, na-invite ako nung dati yung kaklase. So, ito yun. Ito yung kung ano tayo ngayon. Ito yung na-invite ako so through Facebook. Ito yung opportunity na yun. So, paano ka decision. Ibig sabihin, syempre, nakita mo tong opportunity na to. Ano yung ginrab mo ba talaga agad? Paano mo ginawa ng paraan? Kaya syempre, babalik tayo. Isa kang janitor, syempre, paano ka mabuhay? Eh, syempre, may lalabas sa puhunan. Yes, karamihan kasi, pagka nakita yan, minsan nga, kahit hindi ka janitor, kung nakita mo, ayun, kailalabas, huwag na, di ba? Laging gano'n ang reason totoo nila. Totoo naman, kahit nga may pera, ayaw pa din. Yun nga. So ako naman, no, honestly, wala talaga akong pera noon. Kasi yung sweldo ko, i-chismis ko sa inyo, 7,000 lang ang sweldo ko sa isang buwan. So, sa tingin nyo, makakasya ba yun? Eh, hindi ka nakakapang chicks noon. Hindi ako nakakapang chicks, pero hinayaan ko na lang yung mga chicks na... Lumapit sa'yo. Lumapit sa so, totoo po yun, wala talaga akong naipon. As in, wala akong laman yung bulsa ko. Kasi siyempre, pinapadala ko yun sa probinsya. So, ang kagandahan lang dun kasi na-stayin ako dun sa work. So, siyempre, nakita ko yun. Gusto kong i-grab ka agad. Kasi nga, may sabi ko, meron palang opportunity ganito at meron palang negosyo na pwedeng gawin ng janitor na walang tinapos or ng kahit sino. So, pwedeng gawin part-time. So, siyempre, ang ginawa ko, kinaibigan ko yung mga kasambahay, hello sa inyo dyan, yung mga yaya na naghahatid ng kanilang mga estudyante sa school namin. So, may purpose. Dun, inutangan ko sila. Inutangan mo? Binayaran mo ba? Inutangan ko sila. Siyempre, binayaran ko. Ganito pa nga yan, may tubo dapat yun. So, kwento ko sa inyo. Yung isang yaya, malaki ang sweldo niya. Siyempre, ang mga yaya po at kasambahay, nakakaipon po yan. Kasi wala yung ginagastusan. Yung mga hindi nagpapadala or naipon po nila yan. So, siyempre, pinautang naman ako. Kasi alam niya naman na wala talaga akong pera. Sabi ko sa kanya, bayaran kita in 2 months. So, may tubo yun. So, ayun, pinautang niya naman ako. Pero ang maganda niyan, mga viewers, nabayaran ko siya in 1 month. Oo, di ba? Dahil kumita ka. Dahil hinataw ko, kumita ako. Sabi nung napautang sa akin, bakit mo ako binabayaran? Dito, ayaw mo ba? Huwag na. So, binayaran ko siya, pero kinulit niya po ako, bakit ko siya nabayaran kaagad. So, sabi ko, hayaan mo na ako siya nakabayad ako. Pero dahil makulit, kuninto ko sa kanya. At yung ito, partner ko na siya dito sa Empowered Cushion Mary. O, di ba? So, ibig sabihin talaga, meron at meron talagang mahahanap or kung paano tayo mag-isip, naghahanap tayo ng ibang opportunity, meron at meron din tayong mahahanap na kaparehas natin ng mindset. Yeah. So, kwento mo sa kanila yung mga achievement mo. Okay, so yun naman. Actually, nung nag-aaral ako, may mga achievements naman ako. Kaya lang, ano lang yun? Papel, medal, pero parang wala naman sa akin yun. So, ngayon, kakaiba kasi
kumbaga, pinagpaguran or effort natin talaga yung na-recognize. Mm-hmm. Kasi hindi tayo makakapag-achieve ng isang bagay kung hindi tayo nag-e-effort. Tama. Diba? Kasi ang para sa kalaman ng lahat, ang pagsali sa ganitong opportunity, hindi naman to magic na sumali ka lang, okay na. Diba? So, kailangan natin trabauin din. Diba? Sa atin nga dati, wala pang sistemang ganito. Diba? So, ang magandahan nga kasi ngayon, meron na tayong mga program na madali nang gawin. So, mm-hmm. dahil sa mga program na ganito, so, na-achieve natin yung pagiging Millionaires Club, di ba? Oh, sino na ba ng janitor na magiging milyonaryo, di ba? Sige, mm-hmm. Habang buhay ako magiging janitor, magiging milyonaryo ba ako? So, isa pa yon. Siyempre, sa grupo natin, naging top 6. Ano pa ba? Yes. Travel. Travel Incentive mm-hmm. Qualifier, local, di ba? Marami na tayong narating dito. Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, ang maganda kasi dito, itong isang janitor po na ito ay mayroong grupo international. Yes, diba? Tama. So, ibig sabihin, kung ano ka man po ngayon, pwedeng-pwede mo rin gawin at mangyari na magkaroon ka ng grupo. Mm-hmm. Africa, Middle East, siyempre sa US. So, mm-hmm. lahat po halos ng bansa, meron tayong mga leaders na pinaparami pa natin ang pinaparami ngayon. So, yung kagandahan sa sistema natin, di ba? Yes. Tiktok ka, nagti-Facebook ka, may nare-reach kang mga tao na nangangailangan ng opportunity. Oo, na nakatulong sa atin, na pwede rin makatulong yes, sa kanila. Yes, actually, nakatulong din sa kanila. Mm-hmm. So, para bigyan ko kayo ng konting inspiration, is may grupo ako na hindi nagsasalita. Yun, yung mga deaf Oo. People. Sa Zambia. Mm-hmm. So, kaya huwag kayong mag-alala kung sino man ang nai-invite nyo. Wala po tayong pipiliin. Lahat po yan pwedeng sumali sa atin. Lahat po pwede sa opportunity natin. Mm-hmm. Diba? Basta may pangarap. Basta may pangarap. Oo. Basta humihinga. Diba? Basta nagsasalita. Yun nga, hindi nga nagsasalita. Diba? Hindi nga nagsasalita eh. So, kahit sino pwede. Oo. So, yan. Very inspiring. And thank you sa kwento mo. Alam ko na lahat naman ng mga achievements na yan ay dahil sa magandang quality mo rin or magandang attitude mo Thank towards you. Business and the physical, syempre. Ay, ganun. Diba? Kasi syempre, masasabi natin na kahit ano naman ang ganda ng opportunity, kung ikaw ay negatibong tao, diba? Eh wala kang, ang hahanapin mo is laging yung pangit. Diba? Pero kung ikaw ay positibong tao, kahit sa gitna ng pangit na situation, ay hahanapin mo yung maganda. And that's the power of positivity. That's the power of positive thinking. So, maybe i-end na natin itong ating podcast kasi it's been almost 2 hours. Ayan. So, first of all, thank you so much sa lahat ng mga nag-stay. Meron tayong 67 kanina, umabot din tayo ng almost 100 kanina. And since live po ito, marami pa pong makakapanood nitong itong ating live video na mabalikan at mapanood from the start. So yung mga hindi available ngayon, lalo na yung mga ibang OFWs or yung mga busy part ay yung mga nag-work, pwedeng-pwede po ninyong balikan ito. And we hope na nakatulong sa paggawa ninyo ng decision. Wala pong naging successful nang hindi nagde-decide. Yun lang po ang masasabi ko. So it starts with a decision. Decision na sumubok, decision na gawin itong opportunity na to at decision